Good morning. Matulog ka muna, hindi pa naman sila nagigising. Sige na. May kakatagpuin lang ako. Kailangan ko nang umalis. Inayos ko na ang karwahe. May natira pang pagkain para sa almusal. Kayo na muna ang bahala. Opo. Lolo. Alis na ako. Salamat po, Lolo. Uncle Pepino, umalis na si Lolo. Mag-iingat kayo. Mag-iingat po kayo, Lolo. Bilisan mo! Saan ba pupunta yung matanda? Ang sabi niya may katatagpuin siya. Katatagpuin? Mukhang hindi naman siya ganun kaabala. Naayos na raw niya ang karwahe. Ayun. Talaga? Ang karwahe natin, nasira nga pala ito. Paano niya ito inayos? Oo nga, tama ka. Mukhang ang naayos na niya ang sira nito. Maayos na ang karwahe. Makakingin ako ng maluwag. Sayang wala siya. Hindi tayo makakapagpaalam. Pero kailangan na nating umalis ngayon. Sa karwahe na tayo mag-almusal. Ang sabi ni Lolo, yung tira daw kagabi ang iaalmusal natin. So pa sa umaga. Aba, ayos na ayos yun ah. Sige na, tara na. Papa, paano tayo magpapasalamat? Ano ka mo? Alam nyo, ganito kasi. Kung bibigyan natin siya ng maliit na halaga, baka ma-insulto pa siya. Kaya mas mabuti nang hindi magbigay. Papa? Sige, ilagay mo to sa lugar na madali niya makikita. Opo. Uncle, ako nang magmamaneho. Talaga? Maraming salamat, ha? Hanggang ngayon, nangangawit pa ang mga balikat ko. Concheta! Alis na tayo! Amedyo! Marami ang manonood sa pagtatanghal ng Pepino Puppet Troupe mamayang gabi. At sa tingin ko, kailangan uminom tayo ng alak pagkatapos. Kung hindi, baka hindi ko kayanin ang lamig. Katabi mo rin si Marco kahapon, pero hindi siya nilamig. Kailangan ko lang ng mainit na sopas para hindi ko maramdaman ang lamig mamaya. Tama ka. Dahil hindi siya katulad ni Papa na matanda na, hindi ba, Marco? Ano yun? Pero si Lolo Carlos, magaling siyang tumugtog ng gitara. Mas magaling pa nga siyang tumugtog sa Kuya Tonyo ko eh. Siya na yata ang pinakamagaling sa buong mundo. Kabayo at baka nakakaharap niya araw-araw. Paano siya naging ganoon kagaling? Dahil ang gitara niya, ang tanging kaibigan niya. Kung sa bagay, sa mga gabi ng tag-init, o kahit sa malalamig na gabi, wala siyang ibang kasama kundi ang gitara niya. Siguro napakalungkot ni Lolo. Ganun ba talaga kapag tumatanda ang kay Pepino? Kasama sa pagtanda ang kalungkutan, Marco. Kahit nabugnutin ako madalas, balang araw maiintindihan nyo rin ang kalungkutang nararamdaman ko sa puso ko. At pagtandaan nyo, kung alam ko lang sana naging mas mabait pa ako kay Papa. Kaya magpakabait ka kung ayaw nyo magsisi. Wow! Kinukonsensya mo ba kami? Ikaw lang naman ang tatanda sa atin. Ah!
Darating din natin ang totoong pakay natin kagabi. Abante! Mukhang nagkamali tayo ng pinuntahan. Antayin niyo ako! Hindi ganito ang inaasahan ni Papa. Walang manonood sa ganito kaliit na lugar. Pero dadami kung ipapamalitan natin, katulad noon sa Voka. Ano sa tingin niyo? Tama. Hindi ko ahayaang madismaya si Papa. Kawawa naman siya. Oo nga. Kung ahayaan natin na malungkot siya, tiyak tayong mahihirapan. Pasensya na po kayo sa storbo. Alis na po ako! Yatatatata. Tara na, Marco Rossi. Pwede bang ikaw na magmaneho? Yatatatata. Ano yan? Hindi po ba tayo magtatanghal, Papa? Magtatanghal? Sa ganitong lugar? Niloloko niyo ba ako, Concheta? Kasi baka kailangan magpakita ng gilas muna. Huwag na. Hindi tayo magtatanghal sa lugar na to. Pero Papa, ayos sa napagtanungan ko. May pamayanan pang mas malaki kumpara sa lugar na ito. At may madaraan ng patayang gisa. May maliit na panuluyan na nagluluto ng masarap na pagkain Italiano. Doon tayo magpapalipas ng gabi. At sasamantalahin natin ang masasarap na pagkain. Magtatanghal naman tayo kinabukasan, no? Magandang ideya, hindi ba? Tama ako? Papa! Maaari mo ba akong ipagmaneho, Ginoong Marco Rossi? Oo naman po, Uncle Pepino. Haya! Mamaya na natin ibaba ang mga gamit. Kumain muna tayo ng masarap na pagkain. Magandang araw! Galing nga pala kami sa bansang Italia. Narito po ba ang may-ari ng kainan? Galing kayo sa Italia? Tama ka! Halos dalawang buwan na kaming nandito sa Argentina, pero mga purong Italiano kami. Galing po kami sa Genoa. Genoa? Ibig sabihin magkapit-bahay lang tayo. Galing ako sa Lombardia. Lombardia? Ang kapatid kong si Tonyo, nasa Milan ngayon. Milan? Matagal kong hindi narinig ang pangalang yan. Sige, tuloy kayo. Maupo muna kayo. Dahil mga Italiano rin kayo, masasarapan ko pang luto ko. Pero nasa ibang bansa tayo, kaya mahirap humarap ng mga sangkap. Heto, ano bang gusto niyong kainin, ha? Napakaganda naman ang babaeng ito. Pero hindi siya mukhang ordinaryong binibini lamang. Paano nga pala kayo napadpad sa lugar na ito? Tignan nyo! Pepino Puppet Troop? Sinisiguro ko maganda ang palabas namin. Naku, kung ganun manonood ako sa pagtatanghal ninyo. Ibig mong sabihin, pwede nga kaming matulog dito sa lugar mo. Mamaya na namin susubukan ng mga ibang putahe. Ang special sa akin. Kayo, yun na rin. Opo, ako rin. Yun din sa akin. Mainam ang napili nyo. Senyor, anong iinumin nyo? Ah.
Red wine na lang ang iinumin namin, imbis na tubig. Wine para sa lahat! Babalik ako kaagad! Senyor! Ha? Gusto kong bigyan ng alak ang mamang iyon. Ang gusto ko ay ibigay mo sa kanya ang pinakamasarap mong alak. Ha? Pero... Huwag kang mag-alala sa pera. Oo, alam ko naman, kaya lang... Nako, salamat, pero huwag ka na mag-abala. Tanggapin mo na. Papa! Bilis, ibigay mo na! Sige, eto na. Bakit ka pumayag? Hindi natin siya kilala. Ano ka ba? Mukha naman siyang mabait eh. Senyor, hindi umiinom ng alak ang papa ko bago magtanghal. Ayos lang, senyorita. Paraan lang to ng paggalang ng mga katulad kong gaucho. Gaucho? Sige lang, inumin mo na kasi. Oo, maraming salamat nga pala. Napakasarap ng wine na ito. Gusto mo ba ng isang baso? Ano, isa pa? Papa? Hindi na, tama na tong isa. Sigurado ka? Ngayon, ikaw naman. Ako naman? Hindi mo siguro naiintindihan. Binilang kita ng alak para ipakita ang paggalang ng gaucho. Ngayon, dapat lang na ikaw naman. Ikaw naman ngayon ang dapat na magsabi ng bibilan mo ako ng alak. Ganun ang tamang gawin, hindi ba? Ganun kasi ang dapat na gawin ng isang tunay na gaucho. Mawalang galang na. Manahimik ka! Sige na po. Bigyan mo na ng alak ang gauchong ito. Mabuti naiintindihan ni senyorita. Kaya nga lang... Ram lamang ang iniinom ko. Hoy, ikaw! Isang bote ng ram dito, bilis! Isang bote? Sobra naman yata yun. Ayos lang, Papa. Bigyan mo siya ng isang bote ng ram. Ano? Wala ka pala eh! Ang mga gaucho dito sa Katimugan ay humihina na ngayon. Ang mga asindero ay sinasakal ang galaw namin, hindi katulad doon. Noon, malaya kaming nagliliwaliw sa kapatagan. Pumupunta kami kahit na saan namin gusto. Ganong katapang ang mga gaucho. Kumakain at natutulog kami kung kailan namin gusto. Walang kahit sinong lumalaban sa amin. Lahat ng sumasalungat sa amin, patalim ang pinantatapat namin. Sa tingin mo, magandang istorya ba yon? Ha? Sa bagay, hindi yung maiintindihan ng mga katulad mo nagtatanghal. Tama na! Mag-ingat ka sa sinasabi mo! Anong gusto mong palabasin, ha? Papa! Senyor, magbabahid na kami. Tara, alis na tayo. Teka, alis na kayo kaagad? Oo, maghahanap kami ng ibang tutuluyan. Tara na. Sandali lang! Baka makatulong sa panunaw ng dalaga mo. Ayayin ko muna siya sumayaw. Papayagan mo naman siguro ako, eh, di ba? Lumayo ka sa anak ko! Aba, magaling ka pala magsayaw. Malcolm! Mahusay ka! Sayaw-sayaw, tayo'y sumayaw. Magsayaw pa tayo. Sige, binibini, galingan mo ba sumayaw? Sayaw pa, binibini. Bitiwan mo ang anak ko! Sabi, bitiwan mo ang anak ko! Gusto mo ng away, ha, tanda? Masaya to. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapaglaro.
Tingnan natin kung sino ang mas mabilis sa dalawa. Ang pagpapaputok mo ng baril o ang paglaslas ko sa leeg mo. Gusto mong malaman? Bitiwan mo! Ang anak ko! Sumabi ka! Alam mo, sa tingin ko ako mananalo. Ayos ka lang, tanda. Hindi mo ako masasaktan kung ganyan ka. Makinig ka, kailangan mong huminga ng malalim at itutok sa akin ang baril. Saka mo kalabitin ang gatilyo. Pero magagawa mo lang yon kung buhay ka pa. Bullshit! Huwag, Mama! Ay, tanda! Sige na, bakit naman bigla kang umatras? Ayoko pumatay. Hindi ko kaya gawin ang bagay na yan. Ikaw ang nagsimula ng bagay na ito. May gusto ka bang sabihin bago ko laslasin ang leeg mo? Tama na! Pakiusap ka! Tumabi ka nga, bata! Marco! Ano, handa ka na bang mamatay, tanda? Matapos kong pumatay ng 6 na tao, sa tingin mo, sino ang pampito, ha? Ibaba mo kutsilyo mo! Bata! Si Uncle Pepino ay kasama ko! Tinutulungan niya ako lagi! Ang lakas naman ang loob mong tuturuan ako ng baril! Babariling kita! Hindi ako kasing bait ni Uncle! Sige! Ituloy mo kung kaya mo! Bitiwa mo si Uncle Pepino! Ibaba mo kutsilyo mo! Gusto mo bang maglaro tayong dalawa, ha, bata? Marco, tama na yan! Totoo! Babarilin talaga kita! Sinabi ko nang ituloy mo kung kaya mo! Ano? Duwag ka pala eh! Ikaw, ha? Sino ka, tanda? Tinutukan niya ng kutsilyo si Uncle Pepino! Sasaktan niya si Uncle! Tulungan niyo kami, Lolo! Isa kang gaucho, tama ba ako? Anong kailangan mo sa kanila? Sa akin mo nalang sabihin kung ano. Huwag kang makialam dito! Carlos! Wala silang masamang ginagawa sa kanya! Tumahimik ka! Kung away lang pala ang hinahanap mo, ako na lang ang harapin mo! Anak! Walang kwenta mga gaucho ngayon. Hindi ako makapaniwalang pati bata papatulan mo. Anong sinabi mo? Walang hiya ka, matanda ka! Bitiwan mo ako! Ikaw eh! Maawa ka sa akin! Huwag mo na silang guguluhin! Oo, napadaan lang naman ako dito. Papunta ako sa norte. Ang dami mo pang sinasabi. Umalis ka na rito! Hoy! May siga dito na ang pangalan, Carlos. Itanim mo yan sa utak mo! Hoy, sandali lang! Hintayin mo ako, ano ba? Hoy! Sandali lang sinabi eh! Mag-iingat kayo. Lolo! Carlos! Sa susunod sana magtagal ka dito! Balang araw mababayaran ko rin ang kabutihan mo! Maraming salamat, Lolo! Salamat po! Ang balita ko, noong bata pa si Carlos, hindi niya pinapalagpas ang kahit na anong kasamaan. Huh.
Marco. Oh, ligtas ka na, Marco. Magaling ang ginawa mo. Marco, Marco. Sa dami ng gaucho dito noon, wala pang nakakatapat sa kanya. Wala siyang katulad sa galing sa paghawak ng lanseta. Kahit minsan, hindi pa siya natalo sa duelo. Mag-isa na lang siya namumuhay ngayon sa kubo niya. At talagang napakagaling yung tumugtog ng gitara. Oo. Kahapon ng gabi, sa bahay kami ni Lolo kumain at natulog. Talaga? Tinugtugan ba niya kayo ng gitara? Ang swerte niyo naman pala. Base sa mga narinig ko tungkol sa kanya, 20 taon na rin siyang hindi tumutugtog ng gitara niya. Siguro nga ay gusto niya talaga kayong mga bata. Marco, salamat sa'yo, Marco. Huwag niyo na itong banggitin. Dapat kalimutan na natin ang mga nangyari dito. Lolo, sorry po. Ngayon at kanina, hindi kami nakapagpasalamat sa kabutihan niyo sa amin. Hay! Alam na ni Carlos ang gusto mong sabihin dahil isa siyang tunay na maginoong gaucho. Pero bibihira na ang lalaking katulad niya sa ngayon. Teka, hindi ba aalis na rin kayo? Hindi na muna. Napagod kami. Sige, bilang paumanhin, libre na ang pagkain niyo. Naku naman, nakakatakot na bang magpalibre sa'yo? Ano bang sinasabi mo? Hayaan mo, hindi kita iisahan. Natitira sa paglalakbay sa Pampas. Hinihintay ng tropa nila Marco na makita ang isang matayog at maputing bundok. Sa likuran ng bundok na yun ay ang bahay La Blanca, kung saan nakatira ang mama ni Marco. Nagpa siya si Pipino na magpahinga sa buho ng isang sunog na panuluyan. Inaya ni Pipino si Marco na samahan siyang mag-hunt. Sinundan nilang yapak ng usa. Ngunit maya-maya lang, isang mabangis na piyumang lumitaw sa harapan nilang dalawa. Abangan ang susunod na episode. Isang mahabang gabi.